sa dinami-dami ng mga kwento patungkol sa nilalang na aswang at iba pang mga kababalaghan sa paligid ay hindi ko akalain na maging sa akin mismo ay mararanasan ko ang kababalaghang ito. Good day po Sir Casper at sa lahat ng inyong tagapakinig na walang sawang sumusuporta. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw na Lalang. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo noong bigla ang dumating sa buhay namin ang tiyahin kong tawagin na lamang natin sa pangalang Mana Berhida, pinsang buo ng aking ina. Ang mana naman po sa aming lingwahe ay tanda ng paggalang sa mga mas nakakatanda sa amin. Mas matanda ito ng 3 taon sa aking ina at nakalakihan na ni inay na mana ang itawag dito. Kaya naman maging kami ay mana na rin ang tawag sa kanya. Matagal-tagal na panahon na nang mangyari ang karanasang naming ito at ng mga panahong iyon ay nasa edad 13 anyos pa lang ako. Bagong lipat pa lamang kami sa lugar ng Bulacan noon at masasabi kong maayos-ayos naman ang pamumuhay namin. Sa kadahilan ng lahat ng 3 kong nakakatandang kapatid ay pawang may mga trabaho. Maging ang aking ama at ina ay nagtatrabaho din. Bali ako na lang sa aming pamilya ang walang trabaho noon at nag-aaral pa. At yun nga, isang araw nga noon ay nagulat na lamang kami ng biglaan ang pagdating ni Mana Berhida sa aming bahay. Lalong-lalo na si inay ay nagulat. Sapagkat hindi naman sinabi ni inay kay Mana Berhida kung saan kami naninirahan sa Bulacan. Tanging ang mga kapatid lamang ni inay ang nakakaalam at ang mangilan-ngilan naming mga kalapit bahay sa probinsyang pinanggalingan namin ang may alam kung saang parte kami ng Bulacan naninirahan. Sinekreto kasi ni inay ang pag-alis namin roon nang sa gayon ay wala nang maraming tanong ang mga kapitbahay namin. Kaya naman laking pagtataka ni inay nang bumungad sa pinto namin si Mana Berhida. Bit-bit ang nag-iisang bag na may kalakihan din. May pagtataka man ay agad na pinapanhik ni inay ang pinsan niya. O Mana, mabuti at natuntun mo ang bahay namin. Halika, upo ka. Naku, mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo ah. Sa lubong ni inay at pinaupo si Mana. Agad din naman akong nagmano sa kanya bilang paggalang. Nang mahawakan ko nga ang kamay nito at pagkatapos kong magmano ay nakaamoy ako ng masangsang na amoy at batid kong nanggagaling iyon sa kanya. Ay, ang layo pala nitong tinitirhan ninyo. Mabuti na lang at hindi ako naligaw. Wika ni Mana Berhida at umupo na ito. O anak, Lalang, ano pang tinutunganga mo riyan? Ipaghain mo ng makakain ang tiyahin mo at pagod siya sa mahabang biyahin niya. Paniguradong gutom na yan si Mana. Baling ni inay mayit sa akin. Hindi naman ganon kalayong pinanggagalingan ko. Nagpunta kasi ako sa Laguna. Kaya nung nalaman kong dito ka na sa Bulacan nakatira, eh sinadya ko nang magtungo dito. At matagal na rin tayong hindi nagkikita. Rinig kong wika ni Mana Berhida bago ako magtungo sa kusina para ipaghain siya nang makakain niya. Sumakto kasing kakatapos lang din namin magpananghalian ng araw na iyon. Ganun po ba? Pasensya na po at magulo pa itong bahay namin, Mana. Hindi ko kasi inasahan ang pagbisita mo rito. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakaalis bago ka dumating. Wika pa ng aking ina sa pinsan niya. Ngumiti naman si Mana Berhida at nagsabing ayos lamang iyon. Biglaan rin kasi ang pagpunta niya. Hindi ko na pinakinggan pa ang sumunod na usapan nilang magpinsan. Dahil pumasok na ako sa kusina
para maghain ng makakain ni Mana. Nang matapos na ako makapaghain ay bumalik na ako sa sala at ibinigay na ang inilapag na pagkain. Tapos ay pumasok na ako sa silid ko at hindi na muna ako lumabas. Sa paglipas ng ilang oras ay hindi pa rin magkamayaw sa pagkukwentuhan si Nainay at si Mana Berida. Marami silang napagkukwentuhang kung ano-anong mga nakaraan nilang napagdaanan. Kinahaponan, pag-uwi ng aking ama at ng mga kapatid ko galing sa trabaho ay sinabi sa amin ni Inay na sa amin muna manunuluyan ng ilang buwan si Mana Berida gawa nang wala pa siyang pamasahe pa uwi ng probinsya. Hihintayin pa daw nitong makaipon ng perang ipapamasahe niya ang kanyang anak na naninirahan sa lugar ng Laguna. Hindi naman nagsalita ang aking ama at tumangaw tangulang ito matapos iyon sabihin ng aking ina sa amin. Mabait naman kasi ang aking ama at kung ano ang desisyon ni inay ay hindi ito kumukontra. Yun ang unang pag-aakala ko. Subalit makalipas ang ilang araw ay narinig kong nag-uusap sina inay at itay. Pinag-uusapan nila si Mana Berida. Hindi ba siya ang anak nung sinasabi mong tsahin mo na bantog sa inyong lugar? Bakit ka pumayag naman na tayli siya rito sa atin? Alam mong may mga anak tayo. Harinig kong wika ni itay. Ay Rene, paano ko naman tatanggihan nakiusap ng maayos sa akin? Malaki ang utang na loob ko sa kanila noong bata pa kami. Kaya hindi ko pwedeng baliwalain lamang ang paghingi ng tulong niya sa akin. Kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako. Sambit ni inay. Paano kung sa kanya pala pinasa ng ina niya ang pagiging aswang? Hindi ba't ikaw na mismo ang nagsabi na malapit silang dalawa? Kaya papaano mo nasisiguro na hindi yan katulad ng nanay niya? Muling tanong ng aking ama. At ng mga sandaling iyon ay may diin na sa boses nito. Nararamdaman kong kontra si tatay sa pagpapatira ni nanay sa pinsan niya sa bahay namin. Magtigil ka nga rin eh. Masyado ka nang mapanghusga. Imposible sa kanyang ipasa ang pagkaaswang nun sa dami nilang magkakapatid. Tiyak akong hindi niya tatanggapin ang pagiging aswang ng nanay niya. Tsaka kung magkataon ako mismo ang magpapaalis sa kanya dito. Kaya ipanatag mo na ang kalooban mo at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Iritang saway ni nanay kay tatay. Hindi naman sa nag-iisip ng kung ano-ano. Ang akin lang, hindi ka ba natatakot para sa mga anak natin? Baga mamaya ay mapano sila? Sagot pa ng aking ama. Sinabi nang tumigil ka na eh. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Di ba ang sabi ko, ako na ang bahala sa lahat. Kaya kung ako sa iyo, ipanatag mo na iyang isipan mo. At hayaan na lamang ako. Dahil ako naman ang nandito sa bahay at ako ang nakakaalam sa mga taong ikinikilos rito sa bahay. Naiinis na talagang sabi ng aking ina. Sandaling katahimikan ang namatawi sa kanilang dalawa. Hindi na sumagot pa si itay sa sinabi ni inay. Maya-maya lang rin ay lumabas na lamang ang aking ama sa kanilang silid tulugan. Kaya naman pumasok na din ako para kausapin si inay. May kalakihan din kasi ang bahay namin at may tatlong silid. Isa kila inay, isa sa dalawa kong kapatid na lalaki at isa para sa amin ang nakakatanda kong kapatid na babae. Si Mana Berida naman ay siya na mismo ang nagsuhestiyon na sa sala na lamang matulog ng sagayon ay hindi na siya makaabala pa sa amin. Subalit pinagpilitan ni inay na siya na muna ang umuuko pa sa silid ng mga lalaki kong kapatid at ang mga ito na lamang ang sa sala matulog. Kaya wala nang nagawa si Mana Berida kundi ang matulog sa silid ng mga kapatid kong lalaki.
Kahit na alam kong nagdadalawang isip din si inay sa pagpapatuloy sa pinsan niya, ay hindi na lamang ako nagsalita pa. Kaya kasi nang sabi ni inay ay malaki ang utang na loob niya sa pamilya nila Mana Bereda. Sa kadahilan ng pinalaki at kinupkup kasi siya ng mga ito noong bata pa lamang siya at pumanaw ang kanyang mga magulang. Naging sanggang dikit sila Mana Bereda hanggang sa nagdalaga siya. Kahit na marami ang sabay-sabay patungkol sa ina ni Mana Bereda, ay binaliwala ito ni inay at ipinagwalang bahala na lamang. Ayon kasi sa kanya noon, ay hindi naman niya nakikitang nagpapalit ng anyo ang tiyahin niya. At napakabait umano nito, parang maging isang aswang. Subalit makalipas ang ilang taong pananatili ni inay sa poder nila Mana Bereda, ay doon lamang niya napagtantong totoo nga ang mga kuro-kurong kumakalat sa kanilang baryo. Nang minsang gabihin ng uwi ang ina ni Mana Bereda. Nagis na ni inay na dinidilaan ang tiyahin ang sarili nitong mga braso. Kitang-kita ni inay na duguan ito at may malalaking sugat sa braso. Nasa tuwing madadaanan ng dila ay unti-unting naghihilom at gumagaling. Nang makita iyon ni inay, doon na siya naniwalang tama nga ang mga kababaryo nila. Kaya naman walang ano-ano ay umalis si inay. Sinabi na lamang niyang nais niyang makipagsapalaran sa syudad nang sa ganun ay umunlad ang buhay niya. Hindi naman siya pinigilan ng mga magulang ni Mana Bereda at hinayaan na lamang siya sa nais niyang gawin. Sa pag-alis nga ni inay ay daladala niya ang isiping totoo ngang aswang ang kanyang tiyahin na ina ni Mana Bereda. Batid niyang alam ng mag-anak ang lihim ng kanilang ilaw ng tahanan. Nananahimik lamang ang mga ito. Balik na po tayo sa kwento mga kaaswang. At humigop ka muna ng kape. Makalipas ang isang buwang pananatili ni Mana Bereda sa aming bahay, ay normal naman ang takbo ng pamumuhay namin. Maliban na lang sa napapansin kong mas maaga pa sa manok kong gumising ang tiyahin kong ito. Nag-aasikaso na siya sa kusina kahit na hindi pa tumitilaok ang mga manok at hindi pa man lang. Kahit na hindi pa tumitilaok ang mga manok at hindi pa man lumiliwanag ng lubusan ang kapaligiran, ay nagwawalis na siya sa labas ng aming bahay. Sa tuwing sasapit naman ang alas 6, impunto ng hapon, ay nasa loob na ito ng kanyang silid-tulugan. Iniisip ko na lamang na baka normal lang ang ginagawa niyang iyon, lalo na sa kinalakihan niya. Alam ko kasing maaagang nagigising ang mga tao sa probinsya at maaga din nagpapahinga ang mga ito. Tsaka may edad na rin ang mga panahong iyon si Mana Bereda na nasa 50 mahigit na. Subalit ang hindi ko lubos maisip ay ang kakaiba niyang amoy na tila ba amoy ng nabubulok na lana o langis ng niyog. Mabantot at masangsang iyon sa ilong na kapag nalanghap mo ng biglaan ay sasabi talaga sa lalamunan mo. Kahit na araw-araw ko namang nakikitang naliligo si Mana Bereda, ay hindi talaga nawawala ang amoy niya. Minsan nga ay dalawang beses ko siyang nakikitang naliligo. Isa sa umaga at isa sa gabi kapag matutulog na kami. Noong una ay nakala kong ako lamang ang nakakapansin. Ngunit sabihin ko sa nakakatanda kong kapatid na babae, ang napapansin ko ay maging siya. Ngunit nang sabihin ko sa nakakatanda kong kapatid na babae ang napapansin ko ay maging siya, napapansin niya rin pala ang kakaibang amoy na dala ni Mana Bereda. Nang mag-suwestiyon akong sabihin ang napapansin namin ay agaran naman akong sinaway ni ate at sinabihang huwag na lamang pansinin at pagtuunan ng atensyon ang naaamoy namin. Dahil baka dala lamang ng katandaan iyon. Matapos ang usapan namin iyon ni ate,
ay napapansin kong tuwing sasapit ang gabi ay lumalabas ng bahay si ate nang hindi ipinapaalam sa mga magulang namin. Madalas din ay ginagabi na ang uwi niya pagkagaling sa trabaho. Nang minsang sitahin naman siya ng mga magulang namin, ay parati nitong dinadahilan ang pag-o-overtime at maraming ginagawa sa trabaho niya. Dahilan na hindi ko pinapaniwalaan at maging si Mana Berida ay duda din sa dahilan ni ate. Mag-iingat ka sa ginagawa mo, iha, at napapadalas yata ang pag-uwi mo ng gabi. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Pagpapaalala ni Mana Berida kay ate nang minsang madatnan niya kaming kumakain sa sala ng manggang hilaw. Tiyang, malapit lang naman ang trabaho ko at alam naman nila mama kung saan ako pumapasok. Tugon ni ate. Sabay sa husawan ng hilaw na mangga sa asin. Napansin kong napatitig ng bahagya si Mana Berida sa kinakain namin ni ate. Kaya naman inalaw ko siya. Ngiti lamang ang naging tugon nito sa alok ko. At pumanhik na sa silid niya. Magmula nga ng araw na iyon ay nag-iba na ang pakikitungo ni Mana Berida kay ate. Naging mailap na siya at parati nang lumalayo. At umiiwas kay ate na hindi man niya ginagawa noong unang dating niya. Sa katunayan nga ay siya pa mismo ang nakikipaglapit sa amin noon. Hanggang sa isang araw noon, kakagaling ko lamang sa paaralan. Dahil alam kong si Mana Berida lamang ang tao sa bahay at kadalasan pagka-uwi ko ay nasa silid niya lang ito. Dire-diretso na akong pumasok. Nang makarating ako sa pinto ng silid namin ni ate ay napahinto ako nang makita kong nakahiga sa higaan namin si ate at mahimbing na natutulog. Kasunod noon ay nakita ko si Mana Berida. Nakapatong ito kay ate at nakasubsob ang kanyang mukha sa tiyan ni ate. Naririnig ko pa ang pagsinghap at pag-angil nito na tila ba sarap na sarap sa inaamoy niya. Buhaghag ang mga buhok nito at naglalaway. Nanlilisik din ang mga mata nito na animoy sinasapian. Panandalian pa akong naistatwa sa kinatatayuan. Dahil sa takot at kilabot na nararamdaman ko ay nabitawan ko ang bitbit kong libro. Nagsanhi iyon ng ingay. Kasunod nun ay ang paglingon ni Mana Berida sa may pinto. Mabuti na lamang at mabilis akong nakapagtago sa gilid. Kaya naman sa tingin ko ay hindi niya ako nakita. Narinig ko ang malakas na pag-ubo nito ng isang beses. Kasunod ay ang paggising niya kay ate. Hindi naman nagtagal ay nagising na ang kapatid ko. Maya-maya pa ay sabay na silang lumabas ni ate ng silid. Halika na lalang. Sakto ang dating mo at nagluto ako ng merienda. Ginising ko lang itong kapatid mo para makapag-merienda na rin. Biglang baling sa akin ni Mana Berida. Ang inakala kong hindi niya ako napansin ay mali pala ako. Dahil alam niyang ako ang may sanhi ng ingay na narinig niya. Bakit ba kasi nagkubli ka riyan? Ang akala mo ba hindi ko alam ang pagdating mo at hindi kita nakita? Ikaw talagang bata ka. Nakangising sambit ni Mana Berida. Na mga sandaling iyon na hindi ako makapagsalita at sunod-sunod ang pagkabog ng dibdib ko. Dahil sa hindi maalis-alis sa aking isipan ang tungkol sa nakita ko kanina. Pagkarating namin sa kusina ay ipinaghanda na kami ng pagkain nito. Nagpresenta naman ang kapatid kong siya na ang maghanda. Pero sinabi ni Mana na siya na lamang umano at maupo na lamang kami. Hindi na nga kami kumibupat, naupo na lamang habang hinihintay ang pagkaing ihahain.
Habang kumakain na nga kaming dalawa ng kapatid ko, ay panay ang pagsipat sa akin ni Mana. Kaya naman mas lalo pa akong nakaramdam ng kaba at takot. Pagkarating ng mga magulang ko, kinahapunan, ay agad kong sinabi ang nakita ko. Noong una ay hindi pa naniwala si inay sa mga sinabi ko. Subalit nang pasukin ni inay ang silid na tinutulugan ni Mana Berita, ay agad na umalingasaw sa paligid namin ang napakabahong amoy. Nagkalat din sa paligid ang mga patay na daga at ang kung anong likidong napakabaho. Naabutan din ni inay na may kinakain pang daga si Mana Berida. Napalabas din naman kami kaagad dahil sa hindi namin masikmura ang amoy na mabaho sa silid ni Mana Berida. Sa galit nga ni inay ay kinumpronta niya ura mismo ang pinsan niya at sinabihang lumayas ito sa pamamahay namin. Tinangkapang magpaliwanag ni Mana Berida kay inay patungkol sa tunay niyang pagkatao. Subalit dahil sa galit ni inay, ay hindi niya na ito pinakinggan pa at tuluyan ang pinalayas ang pinsan niya. Sinabi nitong kahit na aswang siya ay niminsan, hindi siya nang biktima ng tao. Tanging mga hayop lamang ang kinakain niya. Gaya ng kanyang yumaong ina, ay tinuruan siya nito kung papaano kontrolin ang pagiging aswang. Nang sa gayon ay makaya nilang makisalamuha sa ibang tao. Subalit kahit anong gawin niya ay umaatake pa rin talaga ang pagiging aswang niya at ang pagkatakam sa hilaw na karne. Kaya naman tanging daga ang pangtawid gutom niya. Niminsan daw ay hindi niya naisip gawan kami ng masama. Ang nakita ko umano ay hindi totoo. Kaya siya nakapatong sa ati kong mahimbing na natutulog. Ay tinitignan niya lang ng maigi kung tama ba ang naaamoy niya. Na nagdadalang tao ang ati ko. Bukod roon ay wala siyang balak na masama sa amin. Gaya ng pagturing ng kanyang ina kay inay mayit noon na parang tunay na anak, ay ganoon din ang tingin niya sa amin. Tinitiyak niya lang na tama ang duda niya dahil sa pag-uwi ng late ni ate sa gabi. Kahit anong paliwanag noon ni Mana Berida ay hindi nakinig si inay mayit sa kanya. Nagpadala ito sa takot na baka isang araw ay hindi mapigilan ni Mana Berida ang pagiging aswang at mabiktima kami nito. Nang makaalis si Mana Berida ay agad na pinalinis sa amin ni inay ang kwartong naiwan nito. Nakaramdam man ako ng awa sa tiyahin ko kahit na aswang ito. Matanda na rin kasi si Mana Berida. At sa tingin ko ay, nagsasabi naman siya ng totoo. Makalipas nga ang isang buwang pagkawala ni Mana Berida sa aming bahay, ay napag-alaman naming nagdadalang tao nga ang ate ko. Gaya ng sinabi ng tiyahin ko. Ngunit hindi alam ni ate kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Yun lang. Napabarkada kasi ito ng mga gabing hindi siya nakakauwi ng maaga at parating inuman at kasiyahan ang pinupuntahan nila kasama ang mga lalaki nitong barkada. Abot-abot na sermon ang inabot ng nakakatanda kong kapatid sa mga magulang ko. Doon din ay napagtanto ni inay na mali ang ginagawa niyang pagpapalayas basta-basta kay Mana Berida. Sinubukan pa namin itong kontakin sa pamamagitan ng mga kaanak nito. Subalit ni isa sa mga anak at kamag-anak nito ay walang nakakaalam kung saang lupalop ng lupa naroroon si Mana Berida. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Caspar. Kung nasaan man si Mana Berida sa ngayon, ay naway, mag-iingat siya parati. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mag-ingat po kayo palagi at huwag magpalinlang sa mga lalaking manginginom. Muli po, ako po si Lalang ng Bulacan.
Magandang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rob. 30 anyos. Isa po akong magbubukid at nag-aaral din po ako kung paano manggamot sa herbal na pamamaraan. Naisip kong pag-aralan ng ganito dahil isang beses na din akong nakaranas ng kababalaghan dito sa aking tinitirhang tahanan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa aking karanasan na hindi man lubusang madugo ay alam kong magiging palaisipan sa ating mga suking tagapakinig. May mga aswang talaga na sadyang hindi ko alam kung ano ang trip sa buhay. Iyong mamatsyagan ang isang tao tapos guguluhin nila. Maya-maya tatakutin nila at magkukunwa silang naaawa. Kahit wala naman talagang kaawa-awa sa itsura ng tinuturing nilang susunod na biktima. Nangyari ang kababalaghang ito noong 2020. Kasagsagan ng COVID na kahit ang mga nasa bukid ay obligadong manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Ulila na ako sa mga magulang na sanay naman akong mag-isa kahit papano. Hindi na ako naaalarma sa kahit ano pa ang kaguluhan sa mundo. Hindi pa doon ang pinagdaanan ko. Kung alam lang nila, siguro may magtataas ng kilay sa aking sinabi. Pero ako po ang tipo ng tao na gusto ng sumunod sa mga magulang ko. Masyadong malalim itong hugot ko pero ako po ay malapit sa pamilya ko. Ang nakakalungkot pa, hindi sila namatay sa sakit. Namatay sila dahil may naghangad ng kamatayan nila. Namatay sila dahil sa mga taong sakim at traidor na hindi kayang tumanaw ng utang na loob. May palayan kami na siyang pinagkukunan namin ng aming hanap buhay. Malaki ang angkin naming lupain. Nasa 10 hektarya kasama na ang mga taniman ng niyog at saging. Lahat ng iyon ay napapakinabangan namin. Masaya at masagana ang aming pamumuhay. Dahil dito, marami kaming natulungang mag-anak. Mga nangangailangan at iyong walang-wala talaga. Hindi ko lang matanggap na mismong malapit na kaibigan pa ng aking mga magulang ang maghahangad ng kamalasan sa aming pamilya. Pinasok ang bahay namin taong 2015. Nagkataong kakaani lang namin ng mga palay at marami kaming stock sa bahay. Isa sa mga kaibigan ni Papa, si Mang Cardeng, ay gustong humiram. Mabuting tao ang aking papa kaya pinahiram niya ang kanyang kaibigan. Wala itong binigay na kondisyones. Ang mahalaga, matutong umalala si Mang Cardeng. Ngunit may mga pagkakataon pala na kapag umaabuso ang tao, ay hindi niya iniisip kung kaibigan ba niya o hindi ang kanyang niloloko. 3 beses humiram ng tigda 2 sako ng bigas si Mang Cardeng. Ngunit hindi niya naman tinatanda ang palitan. Para bang katulad ng utang na hindi niya binayaran. Hindi naman nagalit si na mama at papa, pero napag-usapan nilang hindi na papahiramin ng bigas ang kanyang palalong kaibigan. Sila daw kasi ang nalulugoy sa ginagawa nito. Gayong may kakayahan naman sanang magtrabaho ang lalaki. Sa katunayan nga ay may mga mas naghihirap pa kaysa kay Cardeng na kailangan talagang tulungan. Nang sumunod na anihan, nakaabang na naman si Mang Cardeng. Kagaya ng dati ay gusto niyang umutang ng bigas. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya pinagbigyan pa ng aking ama. Tinanggihan na siya ng bigyan ng sako-sakong bigas at ipinaliwanag ni Papa sa pinakamaayos na paraan na hindi kasi tama iyong palagi na lang siyang umaasa. Tapos mababalitaan pa ni Mama na may mga pagkakataon pang binibenta ni Mang Cardeng ang inutang niyang bigas. Dahil dito, nagalit si Mang Cardeng at sinabi kay Papa na akala niya kaibigan ang turingan nila. Sumagot ang aking ama at sinabing totoong kaibigan ang turing niya kay Mang Cardeng. Kaya kailangan niyang tulungan ang lalaki na magtrabaho para sa sarili nito.
wala namang binubuhay si Mang Cardeng dahil matandang binata ito. Umalis nang walang paalam si Mang Cardeng sa tahanan namin. Hindi ko alam na may binabalak na pala siyang masama na ikawawasak ng aming pamilya. Kinagabihan, kasamang tatlo niyang kabarkada, umataki siya sa bahay. Sinubukan niyang gahasain ang aking ina na ikinasuklam sa kanya ni Papa. Nagsuntukan sila ngunit sadyang wala siyang laban sa apat na lalaki. Ako man ay sinubukan niyang saktan ngunit nahablot ko lang ang kanyang damit. Kaya ito napunit. Pinagtataga niya sina Mama at Papa. Nakatakas lang ako kaya hindi nila ako nagawang saktan. Nakatakbo ako pupunta sa bahay ng aming kapitan at humingi ng tulong. Salamat na lang. Nahuli kaagad si Mang Cardeng at ang tatlo niyang kasamahan. Nakulong sila at pagbabayaran ang ginawa nilang kasalanan. Ngunit ang labis kong ikinalungkot ay hindi na nila maibabalik pa ang buhay ng aking mga magulang. Tanging naiwang alaala sa akin ay ang kapirasong ritaso mula sa napunit na damit ni Mang Cardeng. Ito ang minumura ko sa tuwing naaalala ko ang ginagawa niya sa aking mga magulang. Ginilita nila ng liig si Mama samantalang hindi mabilang kung ilang beses tinaga si Papa. Sadyang karaumaldo malang kriming kanilang ginawa na naging dahilan kung bakit kinasuklaman ko sila ng sobra. Para makalimutan ang masasakit na alaala, nagpa siya akong lumipat ng tahanan. Nag-iisa lang akong anak at walang kaanak. Naisip ko, kapag nag-iba ang itsura ng aking kapaligiran, ay malamang makakalimutan ko din ang masilimuot kong nakaraan. Gayunpaman, dinala ko ang ritaso at nagbabagsakali na may makilalang mambabarang. Tiga lang na kuryoso ako. Ngayon ko lang to narinig tong word na to, ritaso. Pag-comment nga kung ano ang pinaka-term nito. Yun na, balik tayo sa kwento. Kapag nagkaroon lang ako ng pagkakataon, gaganti ako sa kanya kahit alam kong masama. Ipapabarang ko siya hanggang sa maalala niya ang kasuklam-suklam na gabing ginawa niyang impyerno ang buhay ko. Lumipat ako ng ilang bayan mula sa lupaing aking pinagmulan. Gamit ang perang nabinta ko mula sa lupain namin, ay bumili din ako ng maliit na pwesto kung saan dito na ako tumira. Noong una, iritang-irita ako. Yung anak kasi ng lupaing na pagbilhan ko ay masyadong feeling close sa akin. Ang pangalan niya ay Aresa. Bilang isang lalaki, pinakaayaw ko ang mga babaeng masyadong nagbibigay ng motibo sa aming mga lalaki para patulan sila sa anumang dahilan. Mas gusto ko yung tahimik at keme. Ilang beses ko siyang iniwasan ngunit sadyang papansin ang babae. Naroroang sinasadya na akong dalawin dahil nais niyang ako ang maghatid sa kanya pa uwi. Alam kong nakakainis na ang ginagawa niya at parang sinasamantala na niya ang pagiging maginoo ko. Kaya minsan, hayagan ko na siyang iniiwasan. Lumipat ulit ako ng ibang matirhan na hindi niya matutunton. Dahil dito nagawa kong manatiling matiwasay ang aking buhay. Walang nanggugulo at nandidisturbo sa akin sa araw-araw. Naghanap ako ng mapaglilibangan para kahit papano ay kumita ako ng pera. Para mangyari iyon, nagtungo ako sa bayan at naghanap ng mapapasukang trabaho. Swerte naman na natanggap ako bilang kargador ng gulay sa isa sa mga may tindahan sa merkado, si Aling Ising. Mabait siya at maawain. Binigyan niya ako ng pag-asang mabago ang pananaw ko sa buhay. Oo, nakakapagod ang aking trabaho, sa totoo lang. Ngunit dahil sa pagiging kargador ko ng gulay ay marami akong nakilalang mga tao na kagaya ko ay may pinagdadaanan din sa buhay. Gayunpaman, masaya pa din ako.
Binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay. Hapong-hapo na ako tuwing umuwi ako mula sa trabaho kada hapon. Hindi na din ako nakakapagsaing dahil binibigyan ako ni Aling Ising ng lutong pagkain para sa hapunan. Okay na din iyon. Natutulog na kasi ako pagdating sa bahay. Hindi na ako magpapagod pang magluto kahit alam ko naman na mag-isa lang ako. Sa kabila ng masaklap na nakaraang pinagdaanan ko, ang masasakit na alaalang nangyari sa aking mga magulang ay nagdarasal pa din ako. Tuwing mahiga ako sa kawayang papag tuwing gabi, nagagawa ko pa ding tumatawag sa Panginoon. Hanggang sa nung gabing iyon ay hindi ko maintindihan kung bakit balisa ako. Tila ako sinisilaban sa aking higaan nang hindi maintindihan. Tuloy ay hindi ko na magawang maging komportable dahil pabiling-biling ako sa higaan. Maya-maya lang nabingi ako sa lakas ng kabugtang aking dibdib. Yari sa kugo ng bubong ng bahay na bago kong nilipatan. Nakatitig ako doon nang may mapansin akong tila mga paa ng tao na dahan-dahang lumalapag mula sa ere. Gumapang ito at mapasinghap ako. Lumubog ang kanyang tuhod at paa, maging ang mga braso at siko sa bubong. Dito ko na natiyak na hindi siya tao. Naririnig ko ang kanyang mahinang huni. Sobrang hina na tila ba aakalaing nasa malayo ito. Ngunit ang totoo ay nasa malapit lang pala at binubulong ang kanyang huni. Imbis na gumawa ako ng paraan para makagalaw, ay nanatili ako sa aking pwesto sa higaan. Nakatihaya at bahagyang nakalilis ang kumot hanggang bewang. Nakapadyama ako ng mga oras na iyon at nakasuot ng t-shirt. Ngunit kahit komportable at may kakapalan ng suot kong damit, nakaramdam pa din ako ng lamig na nanunuot sa aking kalamnan. Naramdaman kong pilit na naghahanap ng daraanan ng nilalang para makapasok. Kaya naman nagsimula na akong dasalin ang mito ako. Wala itong hinto at ilang beses kong binanggit ng paulit-ulit. Hindi ko pinansin ang nilalang nang mag-alapusa siya at gumapang na animoy butike papasok sa loob ng aking bahay. Sumingot-singot. Ingat na ingat na huwag makagawa ng ingay. Ako man ay halos hindi na din humihinga ng mga oras na yon. Hanggang sa mapansin ko nang lumapag ang kanyang mga paa sa aking hinihigaan. Mas lalo kong itinuon ang aking pansin nang makitang iniangat niya ang kanyang kamay at hinaplos-haplos ang aking katawan mula sa dibdib bababa sa pusod. Ramdam ko ang matatalas niyang kuko na para bang nagbabadya na ng pagbutas sa aking kalamnan. Umas lamang ang kasiguraduhang kinakabisado niya kung saan banda huhugitin ang aking lamang loob. Pabalik-balik na hinahaplos ng nilalang ang aking tiyan hanggang sa bigla na lang niyang itinaas ang suot kong t-shirt. Lumitaw sa kanyang harapan ang kayumanggi kong tiyan tsaka siya bumalong. Matagal na daw siyang natatakam sa aking mga bituka at kitang-kita daw niya ito ngayon. Dito na ako nanlamig ng husto. Ang aking mga balahibo sa batok ay hindi lang nagsitayuan. Mukhang gusto na ding manulis at manusok dahil sa labis na nadaramang kilabot. Dahil sa aking pagkainis, nilakasan kong bigla ang aking pagdarasal at sinabayan pa ng Holy Mary at Our Father. Nagulat siya nang malamang gising ako at nagdarasal pa. Walang ano-ano. Isang malakas na hangin ang pagkalabog ang nagpatilapon sa kanya sa aking paanan. Bumalaandra siya sa munting espasyo ng aking higaan at napagtantong hubot-hubad ang nilalang. Naningkit ang aking mga mata nang makitang medyo pamilyar sa akin ang mukha ng aswang. Isa itong babae. May mahaba at buhaghag na buhok. Ang kanyang bulto ay may pagkakapareho sa babaeng kilala ko na pinakaiiwasan ko ngayon. Si Arisa.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang magkatitigan kami. Halos hindi na humihinga ang aswang nang magkumahog ako sa paghugot ng itak na nasa tabi ko lang din. Sabay bangon at ipinakita na hindi ako nasisindak sa kanya. Tila nadaig ko ang aswang sa kanyang pananakot. Halos hindi ako tumitigil sa pagdarasal at sininghalan siyang lumaya sa pamamahay ko. Hindi ko alam kung paano niya ginawa ngunit sa bilis ng pangyayari. Basta na lang siyang lumipad pa itaas ng aking bubungan. Nabutas ang kugo na tumatabing sa bahay pero wala akong pakialam. Tila mas lalong nag-init ang aking ulo sa kaalamang mukhang sinusundan ako ni Arisa. At ngayon ko lang napagtantong bukod sa pagiging malandi ay may lahi din siyang aswang. Kinabukasan, maaga pa din akong bumangon. Kahit may nangyaring kababalaga na hindi ako nagpapigil sa aking pagtatrabaho, nagayos ako ng aking isusuot at naghanda ng almusal. Napatingala ako sa bubong. Butas na ito. Dahil sa kagagawa ng Arisa na iyon. Hindi ko man nakita ng malinaw ang kanyang mukha dahil nagbago siyang anyo. Alam kong ang babaeng iyon ang nanggulo sa akin. Wala namang ibang gagawa niyon kundi siya lang. Pumasok ako sa trabaho at sinabi kay Aling Ising na baka maaga ako umuwi mamaya. Hindi ko nilihim sa kanya ang katotohanan ng nakilala ko kung sino ang aswang na munti ka nang umatake sa akin. Sabi niya, kung kilala ko ang aswang, sambitin ko ang pangalan nito. Nang sa gayon ay katakutan na niya ako palagi. Tinandaan ko ang sinabi ni Aling Ising at natuwa nang sabihin niyang pauutangin niya ako ng ilang perasong yero at ilang kilong pako para ayusin ang bahay ko. Marunong naman akong mag-ayos ng bahay kaya kahit papano ay hindi ako mahihirapan. Nag-half day lamang ako sa trabaho at hindi na pumasok kinahapunan. Naglakad lang ako pa uwi dahil nauna nang pinatid ni Aling Ising ang mga gagamitin ko para sa pag-aayos ng aking bubong. Habang naglalakad, malayo na ang aking tanaw. Namataan ko si Arisa. Naglalakad at mukhang balak akong salubungin. Napataas ang aking kilay at samot-saring tanong kaagad ang nasa aking isipan. Tila nananadya niya akong abangan. Kaya naman, hindi ko magawang magwala dahil babae siya at lalaki ako. Hindi magandang tignan para sa isang lalaki ang manakit ng babae. Wala naman ng ibang gusto kundi lapitan ako. Kaso lang, iba ang sitwasyon namin ni Arisa. Nakilala ko siya habang pinapasok niya ang sarili niya sa bahay ko kagabi. Alam kong maliban sa pagpapapansin sa akin, ay may iba siyang ginagawang hindi maganda. Hindi ko akalaing magagawa niya ang mga bagay na ito na masigit pa sa idinideklara niyang pagkagusto sa akin. Nang magkakasalubong na kami ni Arisa sa kalsada, napatitig siya sa akin. Kinamusta niya ako kaya maayos ko siyang sinagot. Anya, matagal na daw niya akong namimiss kaya halos hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Palagi daw niya akong iniisip. Tinanong niya ako ulit kung saan daw ako pupunta. Maayos ko pa din siyang sinagot na uuwi na ako sa bahay. Imbis na magpatuloy sa kanyang pupuntahan ay pumihit siya pabalik at muling sinundan ako. Nairita ako pero nanatili akong tahimik. Nang muli siyang magsalita ay dito na ako napuno. Tinanong niya ako kung saan ba ako nakatira. Sininghalan ko siya sabay bunot ng aking hawak na itak. Nanlalaki ang mga matang sinabi ko sa kanya. Natigilan na niya ang panloloko sa akin. Bakit tinatanong pa niya kung saan ako nakatira? Gayong nanggaling pa siya doon kagabi. Sa labis siyang gulat ay basta na lang siyang lumundag pa itaas ng ere. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko na siya naabutan. Kaya gayon na lang ang pagmumura ko.
Galit na sinabi ko sa kanya na huwag na niya akong guguluhin. At wala naman siyang magagawang maganda para sa akin. Sa tingin ko, hindi kailanman nagtanda si Arisa. Kinagabihan ay muli niya akong ginambala kaya naman. Mas mabilis pa sa alas 4 ng nahuli ko siya. At akmang tatagain na kahit siya ay nasaan yung aswang. Nagmamakaawa si Arisa sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya papatayin dahil sa ginagawa niyang panggugulo sa akin. Ngunit may kailangan siyang gawin. Nanginginig na ipinakita ko sa kanya ang ritaso na pagmamay-ari ng Mangkardeng. Nagtatakang tinanong ni Arisa sa akin kung ano ang gagawin. Sinabi ko sa kanya na hanapin niyang may-ari ng ritasong iyon at siyang aswangin niya. Hindi na nagdadalawang isip si Arisa at nawala kaagad sa aking paningin. Kinabukasan, gayo na lang ang pagkagulat ko nang makarinig ng isang nakakagimbal na balita. Natagpo ang patay si Mangkardeng habang hawak ang ritaso ng damit na binigay ko kay Arisa. Wakwak ang kanyang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Natitiyak ko, sinunod ni Arisa ang aking sinabi. Mula kasi noon, hindi na niya ako nilapitan. Hindi na din ako ginambala. Naipagiganti ko pa ang aking mga magulang ngunit wala akong nadaramang pagsisisi. At gaya po ng dati ay hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless, Sir Casper. Muli po, ako po si Rob na magbubukid.